Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa live chat with Jen. Meron po tayong napaka-espesyal na bisita sa ating chat ngayon kasi po siya ay isang talagang totoong Pilipinong henyo, Filipino genius. Napakagaling po niya talaga in terms of technology and marami pang iba. So hindi ko na po papatagalin kasi napaka-importante po ng pag-uusapan natin. Walang iba kundi si Sir Alvin. Alvin? Hello. Yeah. Grabe naman sa introduction. Good evening, sir. And good evening. Salamat. Yes, salamat po ha, sa pagpapa-unlock sa live chat natin. Kasi po, ito po yung tanong ng karamihan ng DDS sa akin. Mm-hmm. Although, I know po na we call ourselves as Duterte supporters. Pero yung talagang nagiging parang general tag ng sa lahat na DDS po talaga. Mm-hmm. So, sir, sabi nila, ano ang mangyayari sa election 2022 na ngayon parang nagiging obvious na parang may censorship at filtering sa Facebook, which isa sa pinaka-famous po talaga na influencer si Binibining Maharlika. Nakausap ko po talaga sa Facebook Messenger and sabi niya, yun nga, she invited me to some other platform. Parang meron tayong extra. So sir, una po sa lahat, mag-introduce po muna kayo. Baka meron po kayong sabihin bago natin talagang iha-hot seat po kayo. Ah, talaga ba? Well, ako si Alvin Baroy. Career ko ngayon is all about cybersecurity saka emerging technologies, especially yung blockchain. Actually, it's one of my advocacy dito sa Pilipinas to bring that technology. I spent like 18 years sa US. I joined a lot of different startups. So the in and outs of tech world, parang alam ko na, and yun, the business happy side. Happy kaya, ayun, dito ako ngayon, and then also helping yung the government in terms of yung any kind of technical consultancy, or magtatanong sila sa akin what's the best to do or the most cheapest. Yan yung ano kasi when in terms of about government, we need to have yung the best and also yung cheapest kasi we're spending the tax money ng mga Pilipino. So ano, shout out pala sa Department of Science and Technology natin. Oh, sana yeah. po. Sana po ma-contact niyo po si Sir Alvin. Yes, I am very much aware, sir, na talagang kailangan po talaga ng parang boost yung cybersecurity sa atin, which in fact recently, 'di ba po, may nagsabi na yung data natin sa government may nakuha yata. I think the department responsible for that will be the DICT and DICT. Yeah, I'm not sure if DICT was or yung NPC National Privacy Commission is under them, but yun yung isa sa mga bagong ahensya or commission para mga pulis sila eh, na nag sila yung nagmamasid or nag check lately nga lahat ng corporation or mga businesses that's handling personal information, they need to have privacy officer to... So sir, segue lang po ito na tanong. No, hindi pa po ito yung hot seat niyo po. Aba, segue okay. Lang. Right. Kasi na-mention kinakabahan naman ako kung pag hot seat. Yeah, ano talaga. Kasi gusto nating i-highlight kung gaano ka-importante yung pag-uusapan natin. Aba, sir, okay. Kasi nabanggit niyo yung sa privacy. Tapos aba, meron talagang agency sa atin na nag-check dyan. Uh-uh. Ang concern ng tao, yung sa data natin for the national ID, would it be affected or is it safe? Since we've started the rollout last year, di ba? Apo. Well, we cannot say that it's 100% safe. There's still a lot of ways na pwedeng malik or magkaroon ng possible yung ano tawag doon
vulnerability within the system. Yeah. Yes. Yun kasi nahihirapan ako minsan eh, yung how can I make that term a little bit yung familiar sa public kasi sa pag public. Masyadong technical ano yun what so so hindi natin masasabi kasi lahat naman eh, even the United States or kahit anong country as long as there's a central system that holds yes, all the information, meron kang specific lugar kung saan mo na nakawin lahat yung information, di ba? Mm-hmm. So yun yung dangers doon. But to have a unified ID para sa ating lahat, it's a good thing din kasi marami ng countries ang nagbe-benefit with the unified ID system. Yeah. I've been in the US and yung driver's license alone is good enough to identify you and then open up businesses, open up yung iba't ibang bank accounts and everything. Isa din sa mga advocacy ko rito, which is yung blockchain, is part of it is yung ano yung sa for the financial technology. Maraming Pilipino ang walang bangko. True. And especially now nung nagkaroon ng pandemic, supposedly ibang countries are using the cashless technology now, pwede na sila magbayad without going out of their house. Eh ngayon, ang hirap kasi syempre may mga pera pa rin. Mostly kapag dinideliver dito is COD. And then, adun pa rin yung transmission eh. Minsan, either na dun sa package or na dun sa pera. Yeah, and that brings me to the breaking news today, sir, na nag-positive si Spokes Harry Roque. Oo nga po. Get well soon po, Sir Harry Roque. Sir, alam niyo po, I will just quote the say nakaw ng data kasi napaka ano niya, relevant niya sa first question na apa. Bakit bumaba ang engagements ng social media influencers sa Facebook recently? So, may ninanakaw ba na data? Is it relevant? Sir, I think ikaw po yung makaka-explain na maayos dyan. Kung napansin nyo, this during the presidential election sa US, after that Facebook, especially si Mark Zuckerberg, parang katulad ko, nasa hot seat din. So na-interview siya sa, I think, Senate or Congress. Hindi ko na matandaan eh. But after that, they tried to roll out or nag-implement sila ng bagong algorithm sa Facebook. Meaning, yung news feed mo, meron doon parang robot na pinag-aaralan niya kung ano yung mga interesado kang gustong basahin, gustong panoorin. And at the same time, yung dating na ginagawa ng mga influencers na bato-bato lang ng post, ang dami laging engagement, ngayon hindi na. Paano ko ba ma-describe yun, yung echo chamber? Na kapag let's say sabihin mo sa in one family you believe in just one opinion, one culture, para kayo nasa echo chamber and the rest ng ibang lugar, ibang opinion, kapag pumasok do sa ano niyo, hindi niyo tatanggapin because this is what we ito yung kinalak or ito yung pinaniniwalaan namin eh. Yun yung tinatawag na echo chamber. It's bad because we cannot see other opinions or other school of thought. Pero it's good because naiwasan yung mga fake news, naiwasan, hindi nagpropropagate that much, especially right now pandemic, di ba? So nakakatakot kapag may nagpapasa ng mga fake news diyan or whatever, na takot na nga tayo na nakakulong na nga tayo sa bahay and then ito pa yung mababasa natin and especially yung right now yung especially right now a lot of people all around the world are
nasa bahay lang. So they have a lot of time reading social media. So I think it's a good thing. Na... But sir, it gave me an impression that thing called echo chamber is it's like digital censorship. Kasi ano eh, nililimit yung capability mo para makapag-share. Oo, and hindi na, nakikita ng iba. So it practically is censorship. Naging digitalized nga lang kasi it's on social platform. So paano yan? So isn't that still restriction of our freedom of speech? Ano kasi in a different perspective, in a perspective na ginawa ni Facebook. Ang nagse-censor diyan is yung user. Let's say for ako, gusto kong makakita ng mga science stuff, mga computer stuff. Kapag may nakikita ako na lumalabas about sports, about politics, hindi ko masyadong binabasa or ini-scroll up ko lang ang mga kiniklik ko lang or kino-comment ko or nag-engage ako are those things na gusto ko. So effectively, sinesensor ko yung sarili ko on other school of thought. So paano, so yes, it's a censorship, but you're parang ikaw yung nasa iyo yung rights. That brings me to a word, sir, na customized censorship. Yes, oo. And there's a positive and negative. Depende sa tao kung negative mukhang tao. So, puro negative ang nakukuha mo. Pag positive ka, puro positive. Exactly. It's nice in a way. It's nice in a way, pero syempre, may mga tao kasi na they want to be open. They want to know other, yung gusto nilang alamin kung ano yung sinasabi ng other party? Bakit ganon? Sinasabi ng dilawan, ganon. Sir, that brings me to the next question. Kasi you said na parang customized, di ba, censorship. So, bakit, is it relevant na bakit marami mga influencers, ang social media influencers ha, na nagkakaroon ng parang jail? Oo. Yeah, parang na... Dahil sa political stand nila, they have this FB jail. Yung iba na suspend sila ng 24 hours or how many days. Yes. Tapos hindi makapag-post or talagang deactivated. And personally po, ilang ulit na po akong na-deactivate ng Facebook and I have to send my IDs several times para lang makapag-post ulit. So, what can you say? Yun nga yung ano, kasi parang ako yung nagiging tech support ng mga social media influencers and I always try to tell them na always limit your posts. And then at the same time, yung posts na, kasi effect yung ginawa ni Facebook is enclosing in an echo chamber. So, you're in a chamber. Kapag nagbato ka doon ng information and other people are also saying the same thing, ngayon ang iisipin ni Facebook, yung robot niya Facebook, is I think this is a spam kasi inuulit-ulit lang nila. So ngayon, imamarka ni Facebook, so most of the time, kasi bago lang tong algorithm na to, so, nagkakaroon minsan ng false positive dun sa robot na I think this is a spam, so I will mark this as spam. Then, i-jail ko muna to prevent yung mga spamming. So, sir, go ahead. I-simplify ko lang po kasi baka hindi naintindihan ng iba. So, parang ang dating sa akin as normal person, kasi ikaw po, you're genius, so talagang nakukuha. Ay, pasensya na for sure po yung mga kababayan natin na nanonood. They will really contact Sir Alvin. Yung dating po sa akin is ganito. Para hindi ka ma-jail sa Facebook, para hindi ka ma-spam ni Facebook, ang gagawin mo, hindi mo lang i-copy-paste na dating ginagawa ng mga kung sino man na nagsusuporta ng kung ano man. Diba? Facebook is also targeting any kind of political post that creates yung mga discourse, especially negative posts. So yun yung mayroon at kasing tinatawag na scoring si Facebook ngayon. So habang tinatype mo pa lang, actually Facebook also knows
kung ano yung mga tinatype mo before you post it. And then kapag dinelete mo yan, alam niya na dinelete mo, and so there's a lot of data points na ginagather ni Facebook. Hindi alam ng karamihan yan, but you know for sure alam ko kasi sinabihan mo ako na kahit na deleted pa yan, andyan pa rin yan sa Facebook. Yeah, thank you for that, Sir Alvin. So, yun nga, kapag mag-post ka, minsan sineshare mo yun sa groups. Sometimes that groups are already marked by Facebook na it's being used for propagating fake news or groups na a lot of tinatawag nila yung recently na labas na ano in yung unusual yung behavior or ano parang mga trolls or mga bots. So you know what, sir, I can relate to that na like parang na parang na label na or na flag na ni Facebook ang grupo, kasi alam niyo po recently ginawa po akong admin ng isang malaking grupo for federalism. And you know what happened? Like, on the spot po, like, parang zero engagement. Talagang, I think, yung feed ko talagang parang nagiging invisible or ghost siya. Kasi talagang kakaiba, as in, drop zero talaga. You will know Kahit na okay yung post mo, wala talaga. So, in this case po, ano itong bagong Facebook algorithm na to? So, yung... itong Facebook algorithm na to, meron ng scoring na tinatawag. And then, on the top of that, medyo nilalesen na niya yung political discourse na post. If you noticed recently, I think mga few months ago, merong isang page na... well, on the government na sinasabi nilang Facebook na ano inauthentic yung behavior na tinanggal nila. I think you know that na yeah, I know. Ang naano nila is yung mga terrorists and mga rebelde. Yes. Yan yung mga post nila na, but I think it was sent into a group or tapos yung group na yon captures it and then boosted it up kung saan inaano. So na detect ni Facebook na this is inauthentic behavior, pare-pareho sinasabi. So ito yung algorithm ngayon. Facebook is trying to put all those influencers or lahat ng nagpo-post to be unique. And number one, you need to be unique on what you post. Kapag nakita mo lang, share mo na lang, wag mo nang bago-baguhin. it will just and then don't share it on the same group or the same same pattern. And then if you think that is it worth sharing ba itong ano na to, will it kasi ang dapat mong titingnan diyan is saan ang galing. Mm-hmm. Yung i-share mo, is it a factual? Baka pag nag-share. So parang, ang dating sa akin, sir, it's better na mag-post ka na lang talaga sa sarili mong timeline or sa wall. Hindi yes. na, it's not good to share. Parang ganun. Yes, oo. Yun yung ano, or if you have, kasi dalawang klase yan eh. There's influencers about brands. Kami ang most of our clients are, or yung isa sa mga tinutulungan ko, we are promoting brands, and there's a lot of tools like it's a known tools yung mga Hootsuite stuff like that. Maraming tools doon that they can give you the proper scoring, yung proper narrative ng ano mo, and then yung tawag dito yung parang sentiments ng post mo. Yun, well, doon naman, most of the time, it's very positive. There's, wala kang binabash and everything. So, safe kami doon. We just want to see yung pinaka best na makukuha ng reach ng post na yun. But when in terms of something political or creating discourse or creating a news na hindi pa authenticated or
someone will say that this is a fake news, or alam mo na yan, yung meron siyang capability na magiging viral tapos mababash. Or yung nakakainit ng ulo kapag binasa mo. Those are the things na try mong iwasan, kasi Facebook has thousands of different algorithms, machine learning, or paano ko ba sasabihin niyo, parang robots, mga parang spies, ganun. Mga parang mga procedure nila. Ito yung mga inutos sa kanila ng mga developer ng Facebook. Pag nakita mo tong post na to, make sure ibibigyan mo ng ganitong score until na matotal yung score mo. Pag nakita ni Facebook na mukhang ano to, mukhang nambabash or nantrotrol or something like that, ano ka na niya, itrotrottle down. Sometimes we call that ano, shadow ban. Ang shadow ban is hindi mo alam na naban ka na. You're still functioning as ano, pero makikita mo yung mga engagement mo, yung mga ano mo, bumababa ng bumababa until wala, almost wala ka ng reach. Alam niyo sir, sa interview natin ngayon, ang dami niyo pong binigay na problema, ano, lalong-lalo na sorry. Lalong-lalo na sa isang talagang nagwa-vlog po na hindi political. So, I think meron akong mga iba pang points na pwede niyo pong maitulong sa amin at lahat ng mga users, kung typical lang na user. So, una, sabi mo itong algorithm, talagang napakabilis mag-score. Imagine by the click of that, talagang meron ka ng score agad because they have thousands of parang checkers, ano. Uh-oh. And then you said shadow ban. And I felt like I'm there already. So how can you get out of that ban? You have to change your habit. You start sharing something different, something new. Or kung naging enclosed ka lang into a echo chamber ng mga hateful or toxic na people, try to reach out on other things, try to look on other niche, or kasi as an influencer, we are obliged to create, be creative, create your own unique content na engaging, kasi meron naman tayong metrics dyan eh, malalaman natin kung natutuwa ba yung tao, kung ito mas gusto nila to. So you'll go there kung saan gusto, in a positive way, not in a negative way, kasi we're in a bad state now. we're in a pandemic, so parang in other words, Facebook is trying to promote positivity sa platform. Yes, I think so. So getting into that kind of side po, positivity side, so parang positive na paano may babalik pa na mga influencers yung engagements, following, and views nila. You said to be positive, like how positive it is. Like halimbawa, if politiko sila or sa politics sila, like, ano, they'll just change there's, to another there's topic. Always a positive side on the politics. Mahirap kasi when we keep on blaming others, we keep on, ano, there's on the other hand, there's achievements, there's other things that you could talk about na still on the politics side, but not in the sense that you create a very toxic environment. Kasi Facebook is a company, they are a business, and they want to make sure that their product is still appealing sa people. Kaysa naman yung pagbukas mo ng Facebook, tapos ayoko na magbasa ng Facebook, nakakainis lang, nakaka-high blood na ako. I have diba? That kind. Nag-deactivate po ako. So sir, parang like for a person like you na talagang very digital ang iyong evaluation and posts. Kasi kung ako, it could be biased kasi I'm not that kind of like techie. So, paano po ba yung, how toxic is toxic as a post? Well, when you say toxic, kasi is you're trying to engage on the emotional part ng mga audience ninyo. And then, syempre, ang ipopost mo dun is something na you both of you agree na both of you parehong galit.
So di ba, yeah, well, you get an engagement with that, but in an engagement that is on a negative side, and yung the new algorithm suggests that to slow down on it. Maybe ano, konti-konti na lang. But ano na lang, bigay ka na lang ng something na more positive, and then just a little bit negative. So, like, maybe what Facebook wanted us to do is share the same purpose but in a positive way. Hindi yung nag-create ng chaos. So, eto sir, parang gusto ko kasi parang mabigyan mo din ng linaw. So, after all of this parang algorithm na mahirap na talaga makipagkompetensya kasi it's ano eh, absolute eh. Nakikita ko na talagang accurate yung pag-scoring nila. Next, na-mention mo yung parang customized na censorship, which is about echo chamber. Kasi kailangan maintindihan ng mga tao ito eh. Na talagang tayo mismo yun ang gumagawa ng echo chamber natin, na sarili nating box, na parang nilalagay natin yung sarili natin sa isang box. And finally, yung behavior ng pagpo-post ng isang tao, kaya na-jail ka. So sir, kasi ang lahat naman po, punto ng mga users to really just support kung sino man yung gusto nang i-support at i-share kung anong gusto nang i-share. So, of course, because we wanted to share, we wanted to have engagement and reactions and probably, of course, share something that's really beneficial to everyone. So, ikaw sir, ganito na lang, like maybe final message niyo po. Kahit lalong-lalo na sa mga social media influencers. Parang conclusion, kumbaga, sa lahat ng ito na nangyayari sa Facebook, ano ba ang talagang dapat na makuha from you na talagang pwedeng magamit ng mga social media influencers po talaga? Opo. So, ang first natin na gagawin is before you share, be responsible kasi all the contents or kahit na ano, gumawa ka ng content, be responsible on what you post on social media. That's number one. And second is I think sa dami na nang nagiging influencers na nagiging ano, so kumukunti na yung ano, yung parang ano yan eh, yung supply and demand. So there's a lot of supply of influencers right now. So ang ginagawa ni Facebook is you need to strive to be more creative, to be more appealing to your audience, and also understand your audience para bumalik yung reach mo. Kasi if you just do that, yung mga na nakasanayan mo, lahat naman tayo, even me, I especially on my field, I constantly need to learn the new things. Like for example, itong sa Facebook na to, nung nakita ko siya nung last month about this new ano, I have to learn yung in a more intimate parang conversation natin. Para malaman ko kung paano ba gumagana, ano tong mga nilalagay nila to. So ano kasi even though you find a way to get through with it or dayain yung sistema, which is yun yung lagi kong ginagawa. I try a lot of different ano approach, nag-experiment ako. And since this is a machine learning, meron kasi tinatawag sa machine learning na adversary na pag yung isang kalaban nakaisip ng bagong paraan, dapat yung ginawa mong machine learning will automatically adjust and adapt to that new ano adversary mo. Ang hirap naman, parang naglalaro lang ng chess, sir. So talagang parang unahan sa pagalingan, kumbaga, sa paraan, 'di ba? Kasi nakukuha agad yung behavior or kung paano mo ginagawa or pino-post yung mga gusto mong content sa social media. So sir, since that was the last message, pero naisip ko lang kasi it's for the parang individual influencers na they have to be creative. That's the best thing they can do. Now, kung able po yung taong yon, personalidad na yon, can they ask professional help like from you?
like assistant Of for course, me. yeah. Well, ako naman is very helpful actually. Helpful by default na minsan nilalock na. Hello? No, I mean, Char. Oh, talagang professional support po talaga. Like tech support na Apo, talagang they can yes. hire someone to do this for them. Mm-hmm. And they can just post whatever they like. And then still they can manage to do that, to have the engagement they want. Is it possible? Apo, apo. I can help them, and then of course I think the best way to help like this conversation itself is educating them what's really happening, and there's a lot of ano, i-google nyo lang yan, i-ano nyo lang, well adyan na yan, nasa fingertips yun na yung tools. And in my part, I can guide them on that the correct route. And then also yung kasi as an influencer you have your own character eh, and that's what really matters dun sa ano mo, kung kilala ka as ganito, kung ano ka as ganyan, na like yung Ma'am Jen, bakit ako may personality ka eh. May iba't ibang personality ang mga influencers, and I think the best way to as a influencer is be original, be yourself. Kasi that what really sells. Kasi mahirap na may gagayahin kang iba. Ayan yung tinatry na i-prevent ni Facebook is manggaya ka. So I think, sir, yung para din sa akin, after hearing all those talagang, let's say, expert opinions regarding this dilemma now sa Facebook, sa tingin ko, parang it's one way to upgrade din sa mga Facebook users, lalo na yung mga kababayan natin na kahit na wala silang nakitang picture or video, kasi free data, free usually data. Yung iba, they just have to read muna bago nila i-share, para hindi sila nagkakaroon ng shadow ban, at useless din yung pag-share nila, ganun, di ba? At least merong ganitong bagay tayong natututunan, at hindi na tayo pa parang, anong tawag nito, we don't have to waste our time, di po ba? Na mag-share ka, tapos wala din naman nakakakita kasi naka-shadow ban ka na, hindi mo rin alam. Diba? So, salamat sir, always for this really, very anytime. Useful and intellectual opinions on social media, let's say, activity. So, Sir Alvin, meron ka po bang babatiin bago po tayo mag bye-bye sa ating mga viewers? Babatiin. Binabati ko yung mga family ko sa US. Matagal ko na hello. Silang hindi nakikita. Hello, boss. Ako kasi yung ano eh, tinatawag nila na nado na. Nag-OFW papuntang Pilipinas. Alam ko po yan, and hindi ko na elaborate yan, but sir, thank you very much. Wala pa nung 2016 hanggang ngayon, magkasama pa rin tayo para lang sa bansa natin. So, laban pa rin tayo po. Laban. Okay, so Sir Alvin, yan na, malapit na. Yes, maraming salamat po Sir Alvin, and hanggang next time po pag may mga iba pang problema, lalo na sa behavior sa social media, kayo lang talaga yung Sige po, ma'am. Anytime. Tawagan niyo lang po ako. Okay. Maraming salamat. And magpaalam po tayo sa lahat. Sige. Thank you. Paalam. And see you guys Bye. Next time. Paalam.